kapatid. Andito po si Aling Marie. Sa inyo'y bumabate ng maulang tanghali ng araw ng Huwebes. Ano po ang ating buhay-buhay, mga kapatid? Sa pagkakataong ito, ako ay nagmumuni-muni sapagkat gusto ko na pong tapusin ang problema sa ating bansa. Pero ano pong magagawa ko kung ako lamang mag-isa? Ano? Ang magagawa ko po ay isigaw lang ang lahat ng katiwalian na ginagawa ng mga taga-gobyerno. Isipin nyo, logo lang ng PAGCOR, nagbayad ng 3 million. Wow! At ang kinikita sa PAGCOR, naubod ng laki, saan kaya napupunta? Mga kapatid, sobra na ito, no? At ano naman itong mga sinasabi na si Tevez ay nagpapagulong na ng salapi sa gobyerno para bilhin ang gobyerno. Hindi talaga tumitigil ang magkabilang panik sa kanilang pagkakagulo, no? Hindi talaga sila kontento na hindi nila makuha ang kanilang mga gusto. Nananahimik ang mga Duterte pero gumagawa ng mga kapalpakan sapagkat sa pananabutahe ng mga Duterte sa administrasyon ni Marcos, ang taong bayan na nagsasuffer, ang mga mamamayan na nakakaawa, ang mga biktima ay talagang mga mamamayan din. Saan napunta ang confidential fund ni Sara Duterte? Ito ba ay ginamit na pambayad sa mga tao na bayaran na mananabutahe sa administrasyon ni Marcos? Wala tayong pakialam sa kanilang awayan. Subalit ang biktima rito ay ang ating mga kababayan at tayo rin. At sa sobrang nakawan na nangyayari sa gobyerno, haya na. At nagaganap na ang mga hindi dapat maganap. Nabalitaan ko po na ang request para sa ICC na pakinggan ang mga mamamayan ay tila pagbibigyan na at ibinasura na yata ang papel ni Marcos. At ngayong June 18 ay lalabas na ang desisyon ng ICC kung pinagbigyan ba o hindi ang gobyerno na huwag nang makialam dito sa ating bansa. Abangan po natin yan. Sa tingin ko po, napupuno na ang mga taga-ICC sa pagwawalang bahala ng mga nasa gobyerno, lalo na dito sa mga kriminal o mga tinatawag na mga suspect sa pagpatay sa Digamo at saka sa Percy Lapid case. Sana mga kapatid, patuloy tayong pakinggan ang ating Panginoon at yung mga taong iyan na mga hinahanap ng batas, dapat yan ay mapanagot. Hindi lang si Bantag, hindi lang si Tevez, maging si Duterte at ang kanyang mga alipores, mga senadores na sangkot. At hindi lang po yan. Dapat ibalik ng mga Duterte ang nawawalang pondo ng bayan, mga ninakaw, mga inutang. Dapat pati na si Marcos, lahat sila dapat walang matitirang nakaupo. Lahat sila dapat mawala sa upuan at panagutin sa lahat ng pagkakasala. Ganyan lang po ang ating kahilingan sa Diyos, mga kapatid. Patuloy natin pag-pray ang ating bansa at patuloy tayong lalaban. Huwag po magpapatakot sapagkat kung tayo matatakot, tayo ang matatalo. Ang umaayaw ay di nagwawagi. Sama-sama tayo, ipaglaban natin ang ating bansa. Tuloy ang laban. Salamat po.